sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Lutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang mga matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na ayaon. Hipan ninyo ang trumpeta, ibigay ang hudyat sa Siyon, sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid at lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puol. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puol. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo puon aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon, naming kataas-taasan. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Iyong hinatulan, iyong mga hentil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupa'y pinawi mong lubos. Itong mga hintil na hulog sa hukay na ginawa nila sa kanilang bitag na umang sa akin ang nahuli sila. Makatarungan pahatol ang gagawad ng dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag yaong kanyang trono upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang suko. Makatarungan paghatol ang gawad ng Diyos. Tumayo po tayo. Siyang subukin at nagsabi, magpakita ka.
kawalagang magpapakilala ng Diyos ang sumasayo. Ipatid ni Jesus ang kailang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat hari ang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Lumagimag si Satanas laban sa kanyang sarili, paano manatili ang kanyang kaharian, sinasabi niyong papalaya sa ko ng mga demonyo, sapagkat binibigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihan ito. Ako'y magpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ni Beelzebul, sino naman ang bigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon. Sila rin nagpapatunay na maling-mali kayo ngayon. Ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangahulugang dumating sa inyong paghahayo ng Diyos. Kapag ang isang tao'y malakas at nasanlutahan, ay nagbabantay sa kanyang bahay malayo sa panganib ang kaniyang ari-arian. Itong salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at pamahagi ang ari-ari ang inagay. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat, ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kaya't lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ay gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapaghihingahan. Kung walang natagpuan, ay sasabihin sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos, at lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritong masama sa kanya. At papasok sila at nahirahan doon, kaya't sumasama ay sa dating kalagayan ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Christ. Sa ilang, yun na siya na binukso ng demonyo. Ilang tukso? At pagkatapos na alam ng Gethsemane, ano nangyari? Muli siyang binukso kasi yung dalawang isip. Ang tukso na yun sa isip. At ngayon, sa ibang henyo. At pagkatapos ay ano, alam natin, ang demonyo ay nasa ating wala siyang ginawa kundi ano kusin mo lang. Eh minsan magtataka kayo at siyempre ang tatanong din naman ng iba, bakit kung kailan ka pa na simba o napakadaan mo kung kailan ka nagpapakabangan at saka naman maraming hangal. Kaya sinisikap ko malapit si Diyos, yan ang mga ano, maraming sangasagabay.
Napakaraming ano, paghamon sa buhay. Well, ang tukso, hindi naman masama. Masama kung pinag-ulam niya na ang pabigat. Siyempre, kaya nga tayo pinutukso ay sa pagkakalam na ng demonyo na tayo panig sa Diyos. Kung hindi tayo panig sa Diyos, hindi tayo tutuksohin. Dahil alam ng demonyo na ano, hampun niya tayo. Kaya napakabigat. Lagi in disguise ang demonyo. Kaya kung mga kapatid tayo, kahit si Jesus na sumunod ng siya ay kanitinuso at sabi niya, hindi lamang sa tayo sama-sama. At pangalawa, send our lives to God. Dalisan pa ba kayo? Para kayo na kayo ang dadasan. Pagkalisan. Pera-pera. Tayo magdasan. Ngayon, pag-usap ko. At meron tayong panindigan. Ngayon, panindigan. Lagi natin panindigan yung sinasabi natin, he cannot, ano, hindi niya pwede ipagsak ang mabuti. Sikapin natin na mag-mabuti ka at patuloy natin pagdasal si God. Hindi mo yung pag-uusapan naman sa kanya, alam naman natin kung bakit tayo namin ito ngayon, di ba? Alam natin yung dapat siya. Sama-sama tayo patuloy mag-isal. Gather din sa lahat. Panalangin din natin ang langin kayong mga kapatid upang ang paghahain ang tinikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. At ang pinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihanian at karangal sa ating kapinabanganan sa buong sabayan niya ang banal. Ama naming lumika, tungayan mo ang aming paghahain na pagkakalay sa
Ipagalaw mo ang pagdiriwang namin sa pagkakasakit na iyong anak ay aming matutaran at aming maganap sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalan ng hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon. Maralapat na siya ay ating pasalamatan. Kung manamin makapangyarihan ng mga marapat ng tao ay amin. Sa pagkakabuhay. Dahil ayon rin na makapalit namin ang
pag-asa, sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga kawan mo sa pagkatuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan ko rin ang ating kamunahan, ang mga kasalo sa iyong buhay ng pahayas, kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos, kaysa na pastor at lahat ng mga lumos, daigig na kalugod sa iyo. May pag-iwan na namin ang pagkatuloyin sa iyong kaahal mo, sa makita ng anak na aming Panginoon Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng pagkatuloyin sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magkasama ng kanila. Amen. Upang katulad ni San Leonardo, din at tayo ay tunay na makasama ng Diyos sa kanyang kahalagahan sa langit. Oh,
alad ang mga inaanyahan sa bigin ng Lord. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magkataloy sa iyo. Sa isang salita mo lang ang aking gagawin. Sa banal na paikinabang upang sa aming salita at gawa ay may pahayag ang pananampalatayang ipinagmanasakit ang ipalaganap ni San Leonardo. At pinaglaanan niya ng paglilingkod habang buhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiubo muna kayo sandali. Ayos ko lang magbigay ng ilang palnarita sa pangalan ni Kuya Ding, santo natin ngayon. So, may mga tatlong San Leonardo na matatlong natin. Hindi maaaring mas marami pa o siguro. Hindi masyadong kilala. Ang tunay na pangalan ni San Leonardo sa ating pong ordo, tinawag nito yung San Leonardo. Dito po sa ating ginagamit natin sa Pilipino. Pero ang talagang pangalan niya ay si Saint John Leonardi, isang Italiano na nagsimula na matrain bilang pharmacist pero naging pari. So ang kanyang mga kasamaan ang panahon na yon ay si Saint Philip Neri. Mas kilala natin yung Saint Philip Neri.
kaysa kay San Leonardo. Bahagi rin noon na kung saan ay kinamatay ng 1602. Matagal-tagal na rin noon. So, kami ako minsan, ano, ay yung mga nakakalimutan natin ngayon ay yung mga pangalan natin ay kumisan ay kung saan saan nagaling. Yung mga devout Catholics, siguro po yung magulang ni Leonardo at yung mga ibang mga kapatid ay siguro po ay isang devout Catholic kasi ginawa na yung pangalan mismo sa kanyang kanilang anak sa kalendaryo ng simbahan. Isang magandang pagkakataon. Well, pwede naman tayo mamili, no? Pero maganda rin na kung saan. Ano? Kailang kuminsan din, inuha nga sa kalendaryo ng simbahan, pero kuminsan hindi alam ng tao na mayroon pala akong kapangalan ng santo. So, kuminsan hindi na malaman kung ano bang buhay niya, anong buhay ng santo na yon. Kaya paalala rin po, ano, kung sakali po sa inyong kapanganakan at kayo pinuwalo sa pangalan ng santo ay malaman din po natin yung kasaysayan. Pero sa akin po, most probably ay talagang ginawa ng magulang ni Kuya Ding yung pangalan na ito sa kalendaryo ng simbahan. Kasi noong unang panahon naman, talagang makikita mo ay yung kalendaryo ay talagang kalendaryo ng simbahan. Ngayon na lang mga maraming kalendaryong lumabas, mga civil regular, mga civil calendar, mas marami pa nga Chinese calendar, gawa ng mga ngalakal, yung mga ancient, yun ang kanilang pinamibigay. So, bagay yun na kung saan ay, ako naman noon muna, nagbibigay ako ng kalendaryo na may mga santo, kaya lang mo igawa nung katikista. Yung ating po mga katikista ay para masuportahan yung kanilang ministry. Ay mayroon yung silang kalendaryo. Yung nga lamang, hindi ginagamit yung hindi nakalagay yung mga santo at santa. Pero wag ko natin kalimutan na isang pamamaraan para makatulad tayo, no? Makarating tayo sa karya ng Diyos. Isang yung pinagdarasal natin kay Kuya Ding ay huwag natin kalimutan, matulad ng sabi nga ni Father kanina, ay magbasa. Anong pwede natin basahin? Yung banal na salita ng Diyos. Yung mga talambuhay ng mga santo at mga santa na maaaring makatulong sa atin kung paano sumunod sa kalooban ng ating amang nasa langit. Naway matulong makita natin, ito yung maaaring makatulong sa atin na pwede ba tayo maging banal. So, katulad po halimbawa ni San Leonardo, isang pharmacist, so, nagtrabaho sa ospital. Pero ang malaking bahagi niya ng trabaho ay sa pag-asaayos kasi ng mga nagpapari, yung mga alaga para sa pangalaga ng mga pari. So, isang pagkakataon na kung saan ay sa araw na ito ay higit na nagpapasalamat sa buong kapal kay Leonardo at kay San Leonardo. Magsitayo po tayo. Sumayin nyo ang Panginoon at sumayin rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, na Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo, taglay ang pag-ibig ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.
Father Louis, picture daw. Father, dito na po kayo. Dito na po kayo. Prepare. Many. What? There's nothing in there. Okay. What?